Hello guys, welcome back to my channel. Andito pa rin po tayo sa farm. And today's video, atin pong i-update yung ating 45 days. So bali 47 days na naampalaya. And praise God na ngayon ay napruningan na. So basahin lang po natin yung ating verse of the vlog. So yun po, John 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sa Tagalog po, 1:3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun po. Guys, bago tayo magpatuloy, bago natin puntahan yung ating mga ampalaya sa dulo. So, nandito po tayo sa unahan. Dito po yung ating bahay. Ayan. So, shoutout po muna sa ating mga kaibigan. Kay Pards Jordi Maloles, kay Ma'am Angeline Rodriguez, shoutout. Kay Sergio Gagwapo, kay Butter Agri Farm Vlog, Butter Agri Farm Vlog. Yan, suportahan din po natin yung kanyang vlog. Kay Sir Jopel the Farmer, anak ni Matoy, yan po ay mentor natin sa pag-ampalaya. Si Sir George Manato, yan, pakisuportahan din po yung kanyang bagong gawang vlog, bagong gawang channel. Si Sir Elino Alina, shoutout sir. Shoutout kay Jason Panuayan, shoutout kay Kaparner Pelot, shoutout kay Sir Ricardo Talban at Jaime Luna, Drew Kodamek, Yamomo Backyard, Mark Alonso, Edwin at Saipan TV, at kay Ma'am Teris Kate Sahot. O yun po, shoutout po sa inyong lahat and let's go! So yun guys, sinara lang muna natin yung pinto dahil walang tao ngayon dito. Nasa dulo, si Bossing, si Mrs. at nagpo-pruning din, nakikipruning. So ito po sa likod ko, nagdatingan na yung mga kawayan. Yan, bumababa yung ating monopod. Yan. So, dumating na yung ating mga kawayan para sa ating next project na pipino. So, Ambassador at saka Jackson. So, si parang Ambassador Jackson. Yan. Ang ating mga brand ng pipino from East West Seeds. Tapos ito po. Ayan, hindi pa ulit tayo nakapag-vlog about sa rabbit. Yan, update lang po kung kayo nakasubaybay sa aming rabbit. Yan. Ito po ay may 8 anak. Ito naman ay Siam. Kaya lamang ang nabuhay, yan, mukhang rabbit na. Nasa ano na lang siya. 6. Dating 8, naging 6. Tapos ito, Siam, naging 7. Ayan po, ganyan. 14 days old. Yan, ganyan. Natupi na. Yan. So yan, punta na po tayo sa ating area. Pasensya na kayo sa ating pasakali. Yan. Ayan, bali nag-umpisa na po tayong magpalagay ng mga poste. So, ang ginawa po natin ay dinaretso na. Yan, hindi na tayo nagtanggal ng mga amlay ng ampalaya. So, hintayin na lang natin kasi 30 days pa naman bago siya maabot. Kumbaga, tuyong-tuyo na rin yan. Hindi na rin naman siguro makakasagabal. At tayo po kanina ay nagpa-pruning na. So, kung napanood nyo po yung huli nating vlog, huli nating video, na nga po delay na yung ating pagpa-pruning. At siyempre nakaka-apekto yun sa pagpapabunga. And praise God dahil kaninang umaga ay dumating na yung magpa-pruning. So, bali ang nangyari, ibang magpo-pruning na po ang ating na-contact. Buti na lang, praise God, yun ay hindi natin kinokontak sila at sila na ang kumontak sa atin. Yan, kung makapansin nyo, malinis na. So yan. Yan na po ang epekto ng
Bali, ito po ay kumbaga parang finishing na, kami na nagpo-proning dito. So pupuntahan po natin yung dulo na after nilang maproningan. Kumbaga yung kinukuha lang kasi nila yung mga magagandang dahon na pruning na talbos na nasa halos mahigit kalahating metro hanggang yung haba. So yun. So kung mapansin nyo po sa vlog natin kahapon, ang daming madidilaw na dahon dito sa area, I mean sa buong area. So ito po, meron pa rin dito na yan, ikutan lang natin. So ito po yung after maproningan ng mga mamimili ng talbos. So ganyan po yung itsura. Yan. May mga ano po? Ano, may mga dilaw. Ito, may mga tirang dahon, ito yung mga malalaking dahon na. Yan. At ito na po yung ating mga tatanggalin para mas makapokus sa pagpapabunga yung ating mga ampalaya. So yan po. Yan. Ito, may mga bunga na dito. Bali, kaninang umaga rin po pala nakapitas na tayo ng bali ay 28 kilos sama-sama na. 17 yung good. Tapos 7 ang semi. Kaya lang bumaba na ang presyo, nasa 40 na lang. Ay! Hindi natin matapatan yung 70. So yan po, at 46 days old. Kita nyo ang haba na agad ng kanyang ginapang. So yun po. Bali, ang nakuha nila dito ay nasa 46 na tali. So yung isang tali po, isang bungkus na tali, nasa 2 kilo at kalahati siguro. 2 kilo hanggang 2 kilo at kalahati. So hindi na po, ano, kumbaga, tansyahan na lang din. Tapos, yun, maganda ang kuha kanina dahil nasa 110 yung ganong isang bungkus. Tapos salamat sa Diyos na naka 46, tapos ay 46 na bungkus, tapos 110 kada bungkus. Inabot din tayo ng 5,060 yata, kung hindi ako nagkakamali. So nung nakaraan 5,000. Yan si bossing, oh. Yan. Ipo-pruning siya. 5,060 ang inabot. Tapos nung nakaraang pruning ay 5,300. So total of 10,360. Although medyo malaki din, pero nagamit na rin lahat sa input dito sa ating ampalayahan at saka dun sa project natin na pipino. Kaya dito sa farming talaga, yung kinikita natin more on rotation pa lang hanggat hindi tayo nakakatapat sa magandang presyo, sa mataas na presyo. Halos kalimitan ay break even lamang ang nangyayari. Kumbaga, tiyagaan lang talaga din nga. Kumbaga, huwag ka lang hihinto. Mahuhuli mo rin yan. So, yun. Mabalik tayo sa pagpo-pruning. Yan, ito po. Bali, ganyan ang ating ginagawa. Yan, tinatanggalan natin. Yan, sa asa bida. So yan po, tinatanggal natin ng dahon, finishing kumbaga. So yan po, ito yung after na mapruningan nung namimili. And then after nilang mapruningan, so kami na ang magtatanggal ng natirang dahon. So yan po, kaya kahapon sabi ko sa inyo na meron tayong option na palaglagi na, pero siyempre sayang din yon. Isipin nyo 5,000 mahigit, tapos siyempre additional na tayo pa ang babayad ng labor. Eh ilan sila kanina, nasa siguro nasa 8 silang nagpo-pruning. So kung ito po ay ating ipapapruning na tapon na lamang, so ibig sabihin 8 tao,
sa abuti ng isang araw. So 400 times 8 nasa 3,200. Nasa 3,200 ang ating labor na babayaran, plus nawala pa yung kita na 5,000 kung itinapon na. So yun po ang mangyayari. Compare sa sila na nag-pruning, hindi na tayo bumayad sa labor, kumita pa tayo ng 5,000. So ganun po ang kalakaran dito sa pagpapapruning. So natapat tayo sa medyo mahal yung talbos ng Ampalaya. So imagine 10,300 sa tatlong lata. So ito po ay nasa 1,000, siguro 1,200 puno hanggang 1,500. Kasi ang napatanim talaga dito 1,200 yung mga binhe yung nagpunla kami, tapos 400 yung grafted. So total of 1,600. Kaya lang may mga namatay nga. Then naghulip tayo, meron pa rin namang mga namatay. Kaya siguro nasa siguro approximately 1,300 to 1,500 ganon ang natirang puno. And let's say na lang na i-convert na natin sa 1,500. So ibig sabihin nasa tatlong lata. Kumbaga, gagastos tayo tatlong lata na ang per lata ngayon ng binhe ng mestiza na hybrid ay 2,850 ang isang lata. So sa tatlong lata kulang-kulang na 9,000. So minus 450, siguro 8,550 ang halaga ng seeds. So thanks God, dahil sa 10-3, so parang bawi na yung ginastos sa seeds, nabawi na, tapos kumita pa ng konti. Ano po? Tapos, hindi ka pa naghirap sa pagpapapruning. Yan. And then, ito po, after nila mapruning yan, ganito. Ganito na yung itsura niya. Yan, kaya maaliwalas na. So, yan po yung taas. Yan. At itong baba ay ganito ang itsura. Yan. Halos lampasan na ito. Ito yung mga pahabol nating tanim. Yan. So yan po ang nangyayari, halos wala na siyang lusutan. Kaya ito ating dapat binibigyan ng daan para makalusot pataas. So yan po. Yan po yung mahirap kapag may namamatayan tapos ay huhulipan mo. Halos hindi na rin gumanda. So yan, kalimitan po ay ganito yung itsura. Yan. And at least may napipitas pa rin naman po tayo dito sa mga gilid-gilid na to. Kaya okay pa rin naman. Tapos yun, maaliwalas nga. And yan, makakapag-focus na ngayon na magpabunga sa taas yung ating mga ampalaya. So yan. Ano pa ba? Yan po yung ating update. Ayun, and banggitin ko na rin yung dulo natin. Kita nyo naman, magaganda, awa ng Diyos, ay magaganda ang talbos, magaganda ang bulas. Although meron pa rin namang namamatayan, may namamatay pa rin pa ilan-ilan, pero still nasa magandang kondisyon, awa ng Diyos. At yun po ay dating marami ang namatay nung nag-uulan, tatlong linggong nag-uulan. Hindi ko po alam kung bacterial wilt na yon, kasi maraming namatay. Pero kita nyo naman na kahit ampalaya yung dating itinanim doon, ay ngayon ay ampalaya uli ang tinanim, pero magaganda pa rin. At yun po ay sa biyaya ng Diyos. Pangalawa, yung mga dapat nating ilapat na prevention, yung nga pag-i-spray ng chlorine, nakatatlong beses tayo. And after 1 month, kasi nga yung bacterial wilt ay ang lagi nilang sinasabi, pagka sumisyete na, ibig sabihin ng sumisyete, yung umaakit na dito sa balag, yan, pagka gumaganto na, doon na labas yung mga namamatay, ang puno, yung puno, parang ganito. Yan. So,
natutuyo na lang ng ganito. So yun, on 30th day na nagsisimula na silang umakyat sa taas, nagsigurado na rin tayo na nag-spray tayo ng copper base na fungicide. So yun po yung ating prevention na rin para makasigurado na hindi siya tatamaan ng bacterial wilt. And awa ng Diyos ay magaganda naman. So yan po, kung kayo po ay sa lugar nyo ay merong bumibili ng talbos, ay ito po magandang option na gawin nyo yung ganito. Kasi kita nyo, maaliwalas siya, maaliwalas compared dun sa may dingding. Although maganda rin yung may dingding, kasi pag may dingding nga, mas madami yung maibubunga niya. Tapos yun, kikita ka na agad sa bunga, mas maraming maibubunga doon sa ano. Kaya lang, yun nga, on the long run, ano siya, parang hindi siya masyadong aliwalas tingnan. Tapos parang ang hirap mag-spray. Talagang ano, hindi ko lang alam, kasi marami talagang, marami ding nag-set up ng ganon na may dingding. Lalo dyan sa parting Bulacan, ang alam ko. Parting, ano pa ba? Parting Norte yan, mga kalimitan nakadingding. Dito lang siguro sa may San Juan na kalimitan ganito. Pero awa ng Diyos, yan maganda naman. Mas komportable kami na ganito yung setup. Still, kumbaga eh, nag-survol na kumita doon sa talbos. So yun po ang naging kita. Bali, pagka naman po tagmura ang talbos na abot ng 60 or minsan 40, 50, 60 yung isang bungkus. So ngayon lang po ay salamat sa Diyos at natapat nga tayo sa mahal na nasa 100, 110. Kaya nabawi natin yung talbo, yung pinambili na si. Muli, maraming salamat sa inyong panunood at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. God bless. Bye-bye. See you on the next video.